Hello, fantastic community of entrepreneurs. Hello, Unity Network. And hello, Online Dominators Club. Right now, okay, gagawa lang ako ng short video, okay, tutorial. Kasi lately, marami tayong natatanggap na message at marami din akong nababasang message kung paano kung newbie sila, okay, paano kung newbie sila, wala pa silang vlog na pwede nilang i-promote, okay, paano naman yung mga gumagamit lang ng data, okay, paano nila mapapanood yung sales presentation, yung video presentation ng apps. So, sa ngayon, okay, so sa video na to, gagawa tayo ng isang free blog na hindi na kailangan lumabas sa Facebook. Okay? Kahit nasa Facebook sila, mapapanood nila yung sales video presentation ng apps at pwede rin silang okay, pwede rin tayong maglagay ng okay, call to action na naka-redirect doon sa payment or doon sa pag-register ng customer kung gusto na nilang magbayad. Okay? So, ngayon, nandito ako ngayon sa page. Okay? Sa fan page ko, sa FB fan page. Actually, pwede mo rin itong gawin doon sa iyong sariling account. Ang tinutukoy kong free tool ay yung Facebook Notes, right? So kung nandun ka sa sarili mong sa iyong profile account, click mo lang yung more and punta ka sa notes. Pero ang gusto ko, actually same feature na naman, gusto ko lang ilagay siya sa fan page ko. Okay? So sa fan page, pwedeng dito write a note or this one, note. So, click natin yung write a note. Okay, ayan. So, pwede na kaagad tayong makapag-publish ng content ng articles. Okay? So, dito pwede kang mag-add ng photo. Okay? Ayan. Upload tayo ng pictures from sa lista. Okay. Yan, piliin natin 'to. Okay, mas maganda kung catchy yung pictures. Okay? Gaya niyan, ikaw, so ikaw kung anong gusto mo, so, pwede 'yan. Tapos sa title, okay? Pwede nating gamitin yung sa shocking. Okay, pwede kang gumawa ng sarili mo. Pero since kinopya ko na, okay? Kukopyahin ko lang yung sa shocking na title natin at pati dito sa article or so dun sa notes ay i-share ko. Yan. Pwede kang gumawa ng sarili mo at pwede rin naman ito kinopya ko lang ito dun sa ano natin, dun sa Facebook na presentation na share ni brother ni bro Edward kay coach Edward. Okay, ito yun. Wait, kasi medyo mabagal yung notes ko. Yung internet ko. Okay? So, pause ko. Yan, ito siya. So, makikita mo, nandito yung video presentation at ito yung notes. So, kinopya ko lang siya at ito na yun. Yan. Okay? Now, okay, so paano naman maglagay ng video na makikita ng prospect mo? So, ang gagawin natin, pwede natin lagyan ng space dito at kopyahin natin yung link or yung URL dito sa video na to. Okay, so right click mo lang siya
Yan, show video URL. Yan, copy mo siya. Okay, right click or control C for copy. Yan, copy. Tapos, pag nandito ka na sa notes mo, ito ka. Yan. Dito sa may sa plus sign, so meron siyang photo kung gusto mo mag-share ng photo, okay, mag-embed ng photo, or kung embed naman, kung link or URL. So, yan, pwede ka mag-share ng embed ng video from Facebook, okay, photos from Instagram, okay, video from Vimeo, and YouTube. So, ang ginamit natin ay yung sa Facebook. Yan. Insert. At, hintay ka lang ng couple of seconds and, tada! Asa na? Asa na yung video natin? Ang bagal ng internet ko. Wait lang. Ayun. Ayun ang video natin. So, pwede mo siyang testing. Okay, at magpe-play na yan siya. Yun. Yun na. So, may video na tayo. Alright? Andito yung articles natin. Again. Ahan ko lang siya. Yan. Tapos, meron na tayong video na pwede i-present na hindi na kailangan lumabas ng Facebook. Meron na tayong, okay, makikita mo. Meron tayong catchy na picture. Meron tayong headline. Nandyan yung video natin. Nandyan yung content na pwede nilang basahin. Ano na lang kulang? Siyempre, yung call to action. Di dapat mawala yun kasi yun yung gagamitin natin para sa mga interested na prospect na kung gusto nang mag-join sa atin. Okay? Gusto nang mag-join sa iyo. Alright. So, ang gagawin natin, dalawang gagawin natin. Lagay tayo dito ng call to action. So, pwede natin lagyan na, click here to apply. Apply. Ayan. Tapos, i-highlight mo siya. Dito, click mo yung H1 para mas malaki siya. At, para mag-gitna mo siya, yan ang gamitin natin. Ayan, nasa gitna na siya. Isa pa, lalagyan natin siya ng gusto ko i-bold para medyo klarong-klaro sa kanya, di ba? Tapos, lagyan natin siya ng link papunta dun sa saan mo gusto. Kung gusto mo sa register kaagad, kung gusto niya na mag-register, yan. I-click mo itong code. Ay, hindi pala. Itong link pala. Link. Yan. Insert. Paste your link. Enter. Ayan. So, clickable na yan siya. Okay. Siyempre, okay, meron ka ng okay, video, may call to action. Eh, yung gustong customer, gusto nilang basahin pa ito. Lalagay pa tayo ng isa pa. Okay, ako naman gusto ko din lagyan siya ng picture or photo na magtuturo talaga sa kanya kung ano yung makukuha niya. Tanggalin ko lang ito. Tapos, papalitan ko siya ng picture. Ayan, so maglalagay pa ako ng isa pang kay
Isa pang call to action sa baba. So, naglagay na tayo ng call to action sa taas. After ng video, maglalagay pa tayo another one dito sa baba. So, gagawin ko photo na may click here. Ito. Ayan. Tapos, ayan. Click here to get access now. Ayan. Tapos, lagay ulit natin. Click the get access now. Yan, yun ulit. So, highlight mo lang siya para mas malaki. Tapos, gitna natin siya. Yan. Bold. At lagyan natin ng link. Yun. So, yan. Siguro naman, kitang-kita nila, diba? Get access now. Ito, pwede mo siyang palakihan. Ayan. Yun, no? Ayan. So, ano pang kulang? Ang kulang na lang ay ipublish, tapos i-testing natin. Okay? Publish na natin siya. Tapos, test natin. Okay? Ano sa tingin niyo? Nagana ba? Ayan. So, ito na yung makikita nila pag binigay mo yung link mo na sa Facebook notes mo. Ayan. Ayan na, medyo mabagal yung internet ko. So, pa-play na natin siya. Ayun, nagpa-play na siya. Hanggan ko lang, ha. Ayun. So, nag-play na siya, tapos test natin yung call to action natin. Okay. O, yan na siya. So, okay, na-direct na siya dun sa registration page or kung saan pwede na siyang magbayad. Kung willing niya siya. Okay? Kung interested siya. Okay. So, yun lang. Sana may natutunan kayo. Gamitin nyo kaagad itong free tool na to ng Facebook. Itong Facebook notes. Okay? Tapos, pwede na kaagad kayo makapag- drive ng traffic na hindi na kailangan lumabas sa Facebook. Okay? Lagay, ang gagawin nyo, kunin nyo lang yung link, yung URL ng Facebook notes nyo, at yun ang ibigay nyo sa ibigay nyo dun sa mga prospect nyo, or share nyo yung Facebook notes na to. Meron naman siyang option to share dito sa baba. So, yun lang. Kung meron kayong okay, sana may natutunan kayo, and until the next video, okay? This is Francis again, bye!